Good morning guys, good afternoon or good evening kung saan man kayo naroon. Kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Policia ko. Welcome sa ating channel. So, nag-upload po tayo ng criminalistic or criminal law, basic criminal law. So, remember, hindi po ako abogado. Kung first time ka sa aking channel, please click the bell button and notification bell para updated ka. So, we are talking about grave threats. Di ba? So, yun po. Minsan, nagagalit tayo o nagagalit sila. So, hindi inaasahan, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda or na which na nakukumit na natin or committed na pala natin or nila ang grave threats. Yo. Para sa ating kaalaman, ang grave threats po ay isang krimen under revised penal code. Ito po ay tinatawag na public crime. So, public crime, kapag sinabi pong public crime, so, even yung aggravating, pwedeng magdemanda, or even yung police, or public, pwede pong ikaw ay idemanda sa krimen na public. So, ito po yung tinatawag na grave threats. Although available ito, so ang penalty nito ay depende sa effect or sa result ng crime. So by the way, ang pagkakaiba po ng private crime or public crime. So yung private crime po, ito yung crime na involving person na which is na ang magdidemanda ay mismong yung na agrabyado. Tulad ng involving marriage, di ba? Or tinatawag na rape, ano po yan, private crime, or tinatawag na basta yung may medyo malaswa na may kinalaman na mga private crime. Karamihan ito ay crimes against person. Yun po ang public private crime. So, paano nga ba ito nakukumit, itong grave threats? So, example na lang. So, unconsciously, example ah. Kasi pag grave threats, it is a future crime na pwedeng gawin niya or salita na magresulta ng crime. Parang pagbabanta in Tagalog ang crime na grave threats. Example, galit na galit ka sa isang tao. Pinagsabihan mo siya na pag hindi mo ginawa yan, ay susunugin ko ang iyong bahay o papatayin ko ang isa sa member mong family or either ikaw. So, iyon po ang grave threats. May future na crime which is na hindi pa ginagawa. Gagawin pa lang. Kaya nga future crime. Diba? So, papasok po yun ng grave threats. So, mag-ingat po tayo kung kayo ay galit na galit sa isang tao. Huwag nyo pong pagsabihan ng masama na magresulta ng crime. Kasi po, papasok yan sa grave threats. Diba? O another example. Ano pa ba? So, pag hindi mo nagawa yung lulat lulo mo, bubuhayin ko, ay hindi pala, papatayin. So, grave threats with amounting to crime, with action amounting to crime. Yun po yun, amounting crime. Kasi pag condition lang, lights, doon papasok yan sa grave threats, hindi, light threats lang papasok yun. So, which is na medyo maano yung penalty, mababa kaysa grave threats. So, po ah. So sana malinaw sa inyo ang grave threat. So ang karamihan nito yung udyok ng damdamin or hindi mo sinasadyang salita kaya. Doon to kung galit na galit ka. So uncontrollable yung emotion mo na pagsalitaan mo yung taong kagalit mo. Yun. Doon siya madalas pumasok. Or maaari naman na intentionally kahit
hindi ka galit, talagang tinatawag na trabaho mo talaga yon, tinatawag na ikaw ay isang siga, di ba? Gaya ng napapanood natin sa pelikula. So, sinasabing bukas na bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi yung galit, pero totoo yung sinasabi niya. At kapag nagyari yon, yun, grave threats, medyo mabigat yung penalty sa ano nun, sa judgment. Pag hindi naman na sabi siya, hindi naman na gawa, medyo lower, one lower degree or two lower degree, yun, penalty nun. So pag one lower degree or one higher degree, ganito po yun. Example, yung parusa niya ay sabi na natin reclusion perpetua. So ang reclusion perpetua po kasi or habang buhay na pagkabilanggo, mali yung sinasabi nila, sorry, i-correct natin yung mga media na habang buhay na pagkabilanggo sa reclusion perpetua. Hindi po habang buhay na pagkabilanggo ang reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua ito 20 years in one day to 40 years. Iyon ang reclusion perpetua. May duration po hanggang 40 years. Reclusion perpetua yon. Reclusion temporal below 20 years to I think 12 to 20. 12 years to one day. Ito 20 years. So yun po yung tinatawag na lower. Ganun siya ka bracket. One lower degree, ganun yun, from 20 years magiging 6 years na lang to. And ba, yung bracket niya is 20 years one day to 40 years. Pag nag one higher degree yan, one lower degree, so 12 to 20, 12 years in one day to 20, yun po ang ha, one lower degree. So I do not know where is my, hindi ko masyado na memorize yung mga lower. Meron parang prison correctional. Mga ganon. So by the way, hindi naman na matter ang penalty yan kasi hindi naman tayo judge. Tayo ay isang criminalistic at ang objective natin dito ay makaiwas sa krimen. Or alam natin na nakukumitid na pala ang crime ng isang tao. So pwede tayong maghabla o magdemanda sa kanyang accountability. Para which is na hindi dapat tularan. So sama po kasi yun, di ba? So bait-bait lang tayo. So by the way, sana po nalinawan kayo sa ating isa na namang grave threats sa topic. Hanggang sa susunod pong video at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay police. Yung isa ay nasa YouTube. So, time well. Thank you for watching. We are going to 3K subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Asahan nyo po kung kayo ay may kailangan at mayroon which is may clarification regarding sa crime. Kung hindi na makatulog dahil may crime. Or, huwag gagawin na masama yun. So, pwede nyo akong personal message or mag-comment lamang. Ang personal message po, ito na po yung pangalan natin sa ating social media. So, police ako. At kung medyo urgent, pwede nyo akong video call, text. Ay, sige, wala pala akong number dyan. So, bibigay ko sa inyo kung gusto nyo. I-comment lang po sa baba. So, kailangan ko po ang inyong likes para sa ating at huwag i-skip yung ads at para sa ating small revenue. Yun yun po. At yun po lang, hanggang sa susunod na video, kailangan ko po ang kayo, kailangan ko ang tulong nyo para mag-exist, magpatuloy ang ating servisyong totoo. So, ito po ay libre. So, almost 1.5 million ang ginastos natin para magka-license in college. Ha? So, sana sulit ang naibibigay ko sa inyo mensahe. Yan po. Yan po. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Gawin lang natin itong 10 minutes video. So, maraming
maraming salamat. Kailangan ko ang inyong like and inyong share para yung video natin ay malagay sa recommended video at dumami yung ating subscriber in views as well yung revenue. Thank you for watching, guys. See you my next video.